What's up sa inyo mga paps? Sa video na to, pag-uusapan natin yung isa sa mga tanong sa comment section sa isa sa mga videos ko. Tinatanong niya doon kung bakit daw bago yung scooter niya pero dragging agad. Yung isa naman nagtanong bagong bili daw yung clutch assembly niya pero may dragging agad. So ngayon alamin natin kung bakit nakaka-experience ng dragging kahit na hindi naman luma yung clutch. At kung ano yung posibilidad o kung ano yung mga solusyon na pwede nating gawin. Pero bago yan, shoutout muna tayo. Shoutout ko lang yung mga kaibigan ko, mga motovloggers. Si Ilocos Motospeed, Steve Calicot, tsaka si Lolo Bear Works. Gusto ko rin shoutout yung mga masugid kong manonood. Si BJ Villanueva, Makoy Lopez, Arvin Jan Ruwalios, at tsaka Mil Andro Castro. Ayan, salamat sa suporta at tsaka salamat sa walang sawang panonood ng mga videos ko. Siyempre gusto ko rin shoutout yung Basher na ipinagpipilitan niya na yung mas matigas daw na clutch spring ay may posibilidad na makapagdagdag ng top speed at saka arangkada sa motor mo. Alam mo paps, pasmado yung bibig mo. Okay, so intro muna tayo. Bago natin pag-usapan yung main topic ng discussion na to, meron lang akong gustong isingit. Kasi pambansang issue ng mga scooter riders yung dragging. So, dun mo tayo sa lumang clutch. Pasadahan lang natin. Meron akong video tungkol dito, pero since dragging na rin lang ang topic dito, isisingit ko na lang na mabilis, okay? So, kunwari luma yung clutch mo, and then nakaka-experience ka ng dragging. Ang ginawa mo, ang madalas kasing initial na ginagawa nila dyan is pinapalinis nila to, then pinapaguhit-guhitan nila to, and then pinapabutas-butasan nila yung clutch bell. Kapag kasi ginawa mo yun, ako kasi nasubukan ko yan dati nung hindi pa ako masyadong maalam sa CVT. Nawala yung dragging, tuwan-tuwa ako. Pero after 2 days, bumalik. Okay? So pansamantala lang nawala yung dragging, syempre kasi nagkaroon ng extra friction dahil dun sa guhit dito tsaka yung butas sa clutch bell. Pero hindi siya naging long-term resolution, kumbaga. Short-term resolution lang siya. So ang pinaka, hindi ko sinasabing lahat ng dragging issues ay kayang solusyonan nito, pero pinakamalaking porsyento ng dragging issues ay ito ang problema. Okay? Kung mapapansin mo, tinanggal ko na yung mga springs nito. Tinanggal ko na yung mga springs. So, pag ginanon mo yan, dapat lumalaglag to. Kumbaga, free fall, nag-free fall siya. Okay? Ayan o, lumalaglag siya. Okay? Kailangan malayang nakakagalaw yan. Pero, malaya man siyang nakakagalaw, dapat hindi siya umaalog. Kasi pag umaalog yan, may tendensing mag-dragging ka pa rin. Kasi nga, simple lang. Siyempre, hindi siya na-align ng husto dun sa clutch bell pag umaalog yan. So, hindi dapat siya umaalog. Ngayon, ang nagiging problema, pag luma na yung clutch mo, o pag matagal-tagal mo nang ginagamit yung scooter mo, ito, nagkakaroon ng dumi. Sandali, tatanggalin ko. Ayan, ito. Nakikita nyo to, yung sinusuksukan mismo ng clutch shoe. Okay? Ngayon, ito, nagde-develop yan palibot sa palibot nito, yung pagitan nila dito sa butas na to. Nagde-develop yan ng parang powder na kulay brown na dumi. At katagalan is nagiging maganit siya. Pag maganit yan, hirap bumukas ito. Pag hirap nang bumukas to, idagdag mo pa yung hatak ng kasi pampigil yon eh, yung clutch spring eh. Idagdag mo pa yung hatak ng clutch spring. Ang nangyayari is hindi siya lumalapat agad ng maayos dun sa clutch bell sa panahong kailangan ay nakalapat na siya. Okay? So yun ang dahilan kung bakit nagko-cause siya ng dragging. And maniwala kayo sa akin, pag yung dragging niyo hindi matanggal-tanggal, linisin nyo to, pang matagalang solusyon yan. Ang paglilinis lang naman yan is gaganon-ganonin mo lang ng liha. Hindi mo ididiin. Yung saktong mabubura mo, mapupudpud mo lang yung mga pulbus-pulbus na na-develop dito. Na pumipigil sa malayang paggalaw nitong clutch shoe. Okay? So ngayon ito na, yung main topic ng video na to. Bago naman yung clutch, bagong bili yung clutch, nag-drag. Bagong bili yung scooter, may dragging. Ano kaya yung dahilan nun? Pag bago kasi to, itong tinatawag nating clutch lining, makapal. Makapal siya. At dahil makapal siya,
malapit siya dun sa clutch bell. Okay? Malapit siya sa clutch bell. Ngayon, kapag malapit siya sa clutch bell, ibig sabihin, konting angat niya pa lang, dumidikit na siya dun sa clutch bell. Okay? Kapag ngayon umikot na yan, kahit na hindi pa dapat siya dumidikit, kapag umikot na kasi yan, magsisimula na yan na mag-attempt na umangat eh. Dahil sa centrifugal force. Kaya nga merong timbang to. Okay? So ngayon, nagsisimula na siyang umangat. Pero dahil nga, bago pa siya, makapal pa siya at konti lang yung pagitan nila ng clutch bell, okay? Hindi pa siya dapat dumidikit, dumidikit na siya. Ano ang sama nun? Ang sama nun is, hindi pa sapat yung buwelo ng motor mo para iusad ka, pero nag-a-attempt na siyang iusad ka. Kaya nakaka-experience ka nung parang nagva-vibrate o kaya dumudulas na pakiramdam. So meron akong dalawang naiisip na solusyon para dyan. Yung unang solusyon, ito yung madalas kong ginagawa. Okay? kasi itong unang solusyon, walang gastos. Ang ginawa ko, ginamit ko lang siya ng ginamit hanggang sa mapudpod yung clutch. And then, nung napudpod na yung clutch, syempre nagkaroon na siya ng tamang distansya dun sa clutch bell. Meaning, malayo-layo na yung lalakbay niya bago lumapat. At dahil dun, sapat na yung buwelo niya bago siya nakalapat ng husto sa clutch bell. So, hindi na siya magdadrag. Pero kung mainipin kayo, hindi nyo kayang hintayin yung 2 weeks to 1 month na parang, hindi ko lang kung break-in tawag doon o bed-in eh, yung pupudpudin mo siya para sumakto yung distansya niya doon sa clutch bell. Kung wala kayong time para hintayin yun o mainipin kayo, ang pangalawang solution is, ito. Clutch spring. Okay? So sabihin na natin bago yung clutch mo o bago yung motor mo. Makapal to. Malapit siya sa clutch bell. Ngayon, yung clutch spring mo is stuck. Okay? Ang nangyayari is mas madali siyang nakakalapit sa bell. Eh, since mas madali siyang nakakalapit sa bell plus idagdag mo pa na ang lapit ng bell, maaga siyang didikit. Hindi pa sapat yung pwersa ng motor, again, i-attempt niya na buhatin ka kahit hindi pa dapat. Ngayon, kailangan, since malapit lang yung distansya niya sa bell, kailangan mong pabagalin yung pag-angat niya para paglapat niya sa bell, isakto na yung buwelo ng motor mo. Ano ibig kong sabihin doon? Gumamit ka ng mas matigas na clutch spring. Siyempre, ang stock natin normally 800 RPM yan. Gumamit ka ng 1000 RPM. Okay? Again, that way, kahit na malapit lang yung pagitan ng clutch at ng clutch lining at saka ng clutch bell, hindi siya agad didikit dahil hirap siyang pigilan, hirap siyang labanan yung mas matigas na center spring, which means paglapat niya dun sa clutch bell mo is may sapat na buwelo na siya para iusad ka. May iwasan mo yung dragging. Ngayon may follow-up question kayo diyan malamang. 'Di ba nga mas tumitigas ang clutch spring, mas nadidelay din yung takeoff mo. By the way, ang RPM rate ng clutch spring at saka ng center spring, huwag kayong magpapalito. Ang RPM rate nito, pag sinabing 800 RPM, hindi yung tumutukoy sa 800 RPM ng makina. Okay? Tumutukoy 'yon sa RPM rate ng clutch. Umiikot din kasi itong clutch eh. Sumasabay sa pulley. So technically, yung center spring tsaka clutch spring, yung RPM rate niya ay tumutukoy sa revolutions per minute ng pulley mo sa likod. So kapag kagaling ka sa 800 RPM at umangat ka sa 1000 RPM, baka syempre may follow-up question ka dyan. Ngarod, baka naman madelay yung take-off ko kasi nagtigas ako ng spring. Okay, good question yan. Sa una, kapag makapal pa to, hindi madidelay yung take-off mo kasi anlapit niya eh. Anlapit niya. Gets nyo yata yung idea eh, di ba? So, dahil ang lapit niya, kahit matigas yung spring, hirap siyang labanan, hindi siya mahihirapang abutin yung clutch bell mo. So, hindi magkakaroon ng delay. Okay? Dahil anlapit niya. Pero, katagalan, kapag napupudpud na yung clutch mo, palayo na siya ng palayo yung distansya niya dun sa clutch bell. Doon ka na pwedeng maka-experience ng delay sa take-off gamit yung 1000 RPM na clutch spring mo. Pero in case nadidelay na talaga sa pakiramdam mo at hindi mo trip,
Kasi kahit konti, may konting-konting tapon sa gas yan eh. Ang gawin mo is, pag nararamdaman mo na yung delay, ibalik mo lang yung stuck na clutch spring mo. By that time, sakto na yung distansya niya sa clutch bell. So, wala ka nang magiging problema gamit yung stuck na clutch spring mo. So yun, mabilis ang tip lang yun. Sana may natutunan kayo. And ingat pa rin kayo ha. Huwag kayong lalabas kapag hindi naman importante. Kasi kahit malakas ang resistensya nyo, pag naiuwi nyo yung COVID sa bahay nyo, pwedeng mahawa nyo yung mga miyembro ng pamilya nyo. Shoutout nga pala kay Dinosaur Farm na kahit na wala siyang naiintindihan sa mga topics ko dahil wala naman siyang hilig sa motor, eh lagi niya pa rin akong pinapanood. Yun lang muna sa ngayon. Dahan-dahan sa pagmamaneho mga paps.